yung natulungan niyo po ako na maoperahan, tapos sana rin po sana magkaroon din po sana rin kami ng bahay. Ah, Tatay Bukol, ang tawag ko sa iyo ngayon is Tatay Bukol kasi po ang tawag mo doon ni Boy Sardina sa Manila, di ba? Tatay Bukol din. Oo. So ngayon, pinapunta ako dito ni Boy Sardina sa Tatay Bukol para po ay tatanungin kita part sa bahay mo. Kasi po Tatay Bukol, napag-usapan sa mga sponsor na papagawaan ka daw ng bahay, pero hindi doon sa bukid. Kasi po pag doon tayo gagawa ng bahay, pag hakot ng mga materials papunta doon sa bundok, napakahirap kasi po napakalayo. So ano dapat ang nating gawin yan? Kung hindi po talaga ako malagyan ng bahay po ron, kasi alam ko naman po na mahirap po talaga. Ngayon, ang plano ko na lang po sana na maoperahan po sana ako, na matulungan niyo po sana kami. At sana rin po yung natulungan niyo po ako na maoperahan, tapos sana rin po sana magkaroon din po sana rin kami ng bahay para po makapag simula po kami sa buhay po namin. Simula pa po kasi noon, mahirap po talaga ang buhay. Kaya tiniis na lang po namin kahit na anong hirap, basta sama-sama na lang. Sana po tulungan niyo po sana kami na kahit konti lang na panghanap buhay po namin, para na lang po sana sa mga bata, para sa paglaki nila ay meron silang ano po yung bahay na uwian. Sana rin po awa na lang po ng Diyos, tulungan niyo po sana kami. Kasi po alam ko, alam ko po, napakahirap po talaga. Sus, naku. Tapos yung Bukol mo, Tatay Bukol, lumalaki na. Oo nga po eh. May ganun mo daw? Ayan o. Ayan po yung Bukol ni Tatay. Habang tumatagal ay lalong lumalaki. Nako. Ito po kasi Tay, sabi ni Boy Sardinas, yung Bukol mo daw ay papaoperahan yan. Hindi ko rin alam kung kailan paoperahan. Baka mauna pa yung bahay mo. Oo, kasi po may nag-PM sa akin dito, nagbigay ng pera. Binibigay sa akin Tay is 5,000. Oo. Tapos hindi namin ginagalaw ang pera kasi po pambili ng mga materyales. Kaya pumunta ako dito. Kung may lupa na ba kayo dito sa ibaba ng bundok na mapapalagyan sa bahay ninyo, mapapaayos na natin at umpisa na natin sa paggawa para makabili na kami ng mga materyales. Meron naman po sa kabagbaran. Sarili ba ninyo yuta yun? Sa tatay ko lang po yun. Sa tatay mo? Maliit lang po yun, pero okay naman po. Doon din po kasi medyo marami rin pong tao ron. Kung doon po kami magsisimula ng panibagong buhay, mas maganda rin po. Bakit po maganda doon? Marami pong tao. Maraming mga nagtatrabaho ng mga mining. Kaya pag doon po kami nagsimula ng negosyo namin, kahit maliit, baka mapalago na po namin yan. So ganito mga kamaas, si Tatay Bukol po ay may yuta na papagawa ng bahay. So doon namin ipapagawa yung bahay ni Tatay Bukol para po sa kanyang mga anak at para sa kanyang asawa at para po sa kanya. At may mauuwian sila na sariling bahay talaga nila. Doon naman sa bundok mga kamaas, sariling bahay nila yun. Sariling bahay niyo yun, no? Sa asawa ko po yun. Sarili. Kasi, pero kaso lang malayo, no? Napakahirap po talaga. Naku. Kaya yun na lang po ang napag-desisyon na namin. Dito na lang po. Sa ibaba kayo magbahay? Dito po sa ibaba kami magbahay. At least patag naman po rito. Hindi, wala na pong aakyatin. Na hindi na po kayo mahirapan na sakaling tingnan niyo po kami. Kaya pasyalan niyo po kami para makita niyo po ang pinaghirapan po ninyo na nakatayo na po rin. So, anong masabi mo Tatay Bukol sa naabot kong balita sa iyo na may sumasagot na sa bahay mo na ipapaayos natin, mapagawan ka ng bahay? Anong masabi mo?
Masasabi ko dito. Masasabi ko lang doon, wala namang pong problema sa pagtatayuan doon kasi may ba, may lupa naman po yung tatay ko roon. Kahit maliit, kasya naman po kami roon. Ano bang gusto mong bahay, Tatay Bukol? Malaki or maliit? Bahala na po kayo. Ano bang ibigay niyo sa akin? Kayo na pong bahala. Mm-hmm. Makakaya ninyo. Marami pong salamat. Pero gusto mo na talaga ipatanggal yung bukol mo? Yun nga po eh. Kasi pag wala na po kasi ito, parang medyo okay na ang paningin ng tao sa akin. Na hindi na api. Kasi nandun ako sa lugar ng asawa ko. Para silang natatawa sa akin. Mm-hmm. Kasi sa buruin mo po, ako lang po talaga may bukol doon. Ah, sa lugar ninyo? Binubuli ka nila? Oo. Oh, nakantsawa nila ako, na ganun-ganyan. Oh. Mm-hmm. Sila-sila lang na nagtatawanan sila pag gumagaan. Nako. So, okay lang po kasi inisip ko nga po, baka bigay ito ng Diyos sa akin. Oh. Yan ang simbolo nga may itutulong sa'yo. Mm-hmm. Yung bukol. Grabe. Yung bukol ni tatay ay habang tumatagal ay lalong lumalaki. Papayag ka tayo nga ako lang mag-upiran yan. Kayo pong bahala. Gamitan natin ng ano, balagari. Huwag kang mag-alala tayo ah. Tutulungan namin yan dalawa ni Boy Sardinas. Siya yung tagahawak, ako yung tagahawak ng ano, yung bukol ba, ilagari natin para matanggal na. Joke lang tayo. Oh, joke lang yan, joke lang. Pinatawa lang kita para hindi naman boring ba, hindi ka naman ano. Nabiritaan ko tayo, naglakad ka daw galing doon papunta dito. Napakalayo ko talaga. Alam nako. Po, kung lahat po ng mga nakapanood po ng vlog po sa amin na papunta pa lang po kami roon, makikita niyo po kung gaano kalayo. Nako. Nilakad lang po namin yun ng anak ko. Sino kasama mo? Ito po. Maliit? Opo. Ako. Wala kami pahinga. Nagre-reklamo na nga po ito. Sabi niya, papahinga naman tayo. Huwag na tayo magpahinga, anak. Kailangan natin makarating talaga ng maaga. Mahirap na abutan tayo ng gabi rito. Maraming lamok. Nako. Tsaka dito sa probinsya, ang tao rito, mga lasay sa lasiti, pahinga na lahat ng mga tayo. Tayo lang ang tao rin sa labas. Kaya yung anak ko, nagtiis talaga. Tubig lang po. Wala po kaming almusal. Nako. Tubig lang po ang aming baon. Tapos nakakain lang po kami rito mga tanghali na po. Tanghali na po. Na. Kasi mga pasado na po alauna yun. Malapit na po mag-alas dos. Ang nakarating dito po. Anong oras ka doon umalis sa inyo? Papunta alas dito? Po. Alas 5 na ang? Madaling pa. Nako. Madaling-diling pa nga po. Hindi kakapakapa pa nga po kami. Makita nyo yung daan? Kita naman po kasi medyo paliwanag na po kasi yung mga ganitin. Sus na po. Mga ilang oras kayo nakarating dito, Tay? Hindi ko na po alam. Baka 8 o 9. Na, 9 na oras? Wala pong pahinga yan. Nako. Diretso ang lakad. Kasi pag nagpahinga kami, abutin kami ng gabi. Siyempre, sa sobrang pagod namin, baka makatulog na kami. Kaya tiniis na lang namin ang init. Ang init ng lakad, tapos tubig lang po kami. Ito po yan. Nako. Ito Tolboy, no? Boy Sardinas. Grabe talaga yung effort ni tatay. Naglakad, papunta dito sa baba. At galing ng bundok, alas 5 ng madaling araw sila umalis. Nakarating sila dito. Nako. Anong oras yun, Tay? Alas 5. Hindi na po kami kumain nun. Mayroon po kaming isang kape. Sa kanila ko na lang po binigay yun. Mayroon silang pangkape. At mayroon pa naman pong saging doon na kinuha yung anak ko. Kaya, ewan ko nga po kung may kinakain pa po sila ngayon. Kasi pagkaalam ko po, isang saingan na lang po yung bigas na yun. Dalawang takal na lang po talaga. Nako. So balit tay, pagpunta mo dito, Tatay Bukol, si misis mo at yung anak mo na babae na maliit, wala silang pangkain doon nga natitira. Yun nga po, hindi ko nga po alam kung anong kinain nila ron. Na. Siguro nag ano na lang sila, nanguha sila ng mga gulay. Yun na lang siguro ina nila sa saging. Saging. Sus na ko, ginoo ko. Kaya kamuting kahoy, ganoon na lang.
Mahingi sila sa mga kapitbahay nila ng mga kamuting kahoy na nakatanim. Hmm. Ang hirap talaga ng buhay. Nung doon kami galing, tay, ano na ang trabaho mo doon? Wala po. Kasi ang ginawa ko lang po ron, ang inano sa akin ng asawa ko para lang meron kami pang ulam-ulam, makamit kami ng lakimi. Nanguha kami ng gulay. Tapos? Para ibenta sa taas. Yung mga konting mga patula. Nako. Para makabili kami ng itchaw. Yan, noodles lang yung ulam. Isang noodles lang, tapos lalagyan namin ng mga ganas. Ganas. Yung mga talbos ng kamote. Yan. Yun po ang aming ulam palagi. Tapos isang itchaw. Nako. Wait lang, tay. Balikan natin yung sinasabi mo, tay, na kahit wala ng bahay, mapatanggal mo lang yung dito po, mo. Yun nga po ang kailangan ko po talaga. Na gusto ko rin po na mapatanggal po ito. Kasi natatakot din po ako na hindi ko po alam kung ano pa pong mayroon ito. Pag hindi po kasi natanggal to, baka ito pa rin po maging mitsa ng buhay ko. Kawawa naman po yung mga anak ko. Baka mawawala. Pero wag naman sana, tay, yung sinasabi mo na nga ano, yung bukol mo lang matanggal na kahit wala kayong bahay, okay na sa'yo. Huwag, tay. Mas maganda, tay, matanggal yung bukol mo at papagawaan ka ng bahay. Yun nga po sana. Oo. Matulungan mo po kami. Alang-alang naman sa mga anak mo, pag lumalaki sila, may mauwian silang bahay nga sarili. Kami, wala po talaga kami sarili. Kami lang, ako lang, wala po akong sarili rito. Ang asawa ko naman po na yun, silbi yung lupa na yun, parang pinahiram lang po sa kanya. Pinahiram na lang? Na pwedeng kuhanin ng kapatid niya. Hala. Sus, ginoo ko. Silbi, parang nakitira rin po kami ron. Pansamantala lang siguro. Kasi parang, ano rin kasi yung, ang iniisip ko po, pag binenta na po yung lupa na yun, wala na po kami bahay. Baka, matulad na naman po kami nito nung nasa Manila kami na. Sa kani-kanino lang kami nakikituloy para lang may masilungan kami sa mga ulan-ulan. Mabuti, tay. Nakasagupa niyo si Boy Sardinas doon sa Manila. Napakabait talaga niya, tay. Salamat talaga, Tol Boy Sardinas, na binigyan mo kami ng panggas 1,000. Nagpapasalamat po ako sa iyo, Tol, dahil po na binigyan mo ng panggas 1,000 at ito, napuntahan namin si Tatay ulit at na-update namin. Alam mo ba, tay, si Tol Boy Sardinas kayon may pinapauwi na naman. Oo nga po. Oo, taga Surigao. Kasi po yung asawa ng pinapauwi dito ni Boy Sardinas, pinapalo ng mga kahit ano-ano pag hindi magbigay ng pira, tapos ang pira na ibibigay doon sa babae, ano, ginagamit na Kimberlocks. Oo. Alam mo ba yung Kimberlocks? Papaganda. Hindi. Yung Kimberlocks ba, nag-Kimberlocks na naman. Parang amats ba? Oo. Oo. Kasi alam yun. Kaya sabi ni Tol Boy Sardinas, papauwiin na lang. Tinanong ni Boy Sardinas yung lalaki, o pabilihan pa ba ng bisikleta or uwi? Ang tanong sa tinatanong ni Tol Boy Sardinas, sabi ni sa lalaki, ay uwi na lang siya ng Mindanao. Mas maganda. Kaya pinapauwi ni Tol Boy Sardinas. Hindi ko din alam kung kailan niya papauwiin. Susunduin ko rin yun pag napauwi na niya. Yan, napasalamat din ako ni Tol Boy Sardinas dahil po napauwi ka niya at na-update kita dito sa pag-uwi mo at nakita yung kahirapan sa buhay mo. Grabe. Pero yung sinasabi mo kanina na matanggal yung bukol mo kahit wala ng bahay, wag yun. Yeah. Magdasalan tayo sa Panginoon na matanggal yung bukol mo at mapapagawaan ka ng sariling bahay. Yeah, po, sana kalahat po ng mga nanonood, sana po maunawaan niyo po sana ang kalagayan namin. Ganito po ang talaga ang buhay namin. Kung makikita niyo po sana ang aming buhay, malalaman niyo po sa simula at hanggang huli na kung kami nasisinungaling o hindi. Kasi po, Tatay Bukol, maganda so doon sana papagawan kayo ng bahay. Kaso lang po ay malayo at saka delikado din yung lugar. Critical kasi. Malapit po sa talaga sa bangin. Pinag-usapan na rin po namin yan ng asawa na gano'n. Kaya, hinihiling ko na lang po sana matulungan niyo rin po kami na magpagawaan po kami ng bahay at matanggal na rin po itong bukol. Yung bukol mo din, tay, ano yan? Sa gabal sa pag
mag-apply ka ng trabaho kasi po hindi ka tinatanggap. Diyan iniisip nila magkapansanan ako. Na-try mo na ba tayo nga nag-apply ka ng trabaho na andyan yung bukol mo? Anong sabi sa kumpanya? Wala, ang sabi nila eh, minsan sinasabi nila na wala na rin bakante. Pero nakita ko naman, no, bakans. Mayroon pa. Nila, pero sinasabi nila, may nakuha na rin sila. Kasi sa kalagayan ko nga po, para nag-aalangan sila. Nag-aalanganin sila, tatanggap sa'yo. Pagkabit-bit ko pa rin po ito. Sus, ano kaya ang laman niya, no? Baka ewan ko po. Sus. Baka pag-upira niyan, Tatay Bukol, ang laman niyan, pira. Ay, mas maganda. Sa tagal ng inipo ito, baka marami na to. Tumawa yung bata mo. Ano lang mga kamasa, joke lang mga kamaas, kasi po si tatay ay pinataba ko lang, kasi po ay may problema talaga siya nga dinadala. Alam ko tay nga malaki yung problema mo nga dinadala. Isa lang yung advice ko sa iyo tay, yung dinadala mo nga problema tay, ibutang yan, ibaba mo. Kasi po hindi naman kita inutusan nga pasanin mo yan. Ibaba mo na lang. Tapos, ano lang tayo sa Panginoon natin? Hining... Sana lang tayo kung anong, anong ipaparating niya sa atin. Oh, yan. Hindi mo alam, tay. Ang bukol nandito sa pisngi mo, ay yan ang dahilan. Bakit ka nabidyohan? Yan. Bakit, paano kami naka, ano ba? Sagupan niyo si Boy Sardinas. Yan, nagpapasalamat talaga ako sa iyo, Tol Boy Sardinas. Napakabait mong tao po, Tol. At salamat din po sa mga advice mo sa akin na sipag sa pag-upload ng video. Yan. Sus, nako. Napag-usapan na ba sa misis mo tayo yung ipapagawa na bahay? Opo, sinabi ko na rin po sa kanya. Anong sabi mo sa kanya? Na kung sinabi ko po sa kanya, alam mo, hindi natin maano na masisisi sila kung bakit ayaw nilang pumunta rito kasi napakalayo. Kahit ba sabihin natin ito ang lupang sinilangan mo, napakahirap. Kasi kung kami nga, ikaw, bago tayo makababaro ni eh, halos magtatatalo na yung ating mga dibdib kasi sa sobrang hirap ng daanan talaga, lalo na kapag umulan. Doon na nakakatakot. Kasi kahit ba sabihin natin sanay na ang mga tao rito sa mga ganyang hanap buhay nila na baba, taas, hindi mo pa rin maiwasan ang disgrasya. Tama ka talaga. Ang ganda ng panahon. Basta nandiyan ang disgrasya, wala tayong magawa. At tapaka, na kami maging, maging dahilan ng isa sa mga tao nyo na mawala. Kaya pagdesisyonan po namin na doon na lang po kami sa pagbarang ng sa pagtayo mo ng bahay tayo, huwag kang mag-alala tayo. Ah, nandito kami, nakabidyo sa'yo. At nandiyan din yung sponsor mo, si Mami Tata. Anong panawagan mo kay Mami Tata? Mami Tata, maraming salamat po sa mga naitulong niyo po sa amin. Lalo-lalo na po doon sa Maynila pa lang po kami. Sana pagpalaing patuloy ni Lord. Sana maging malawak pa rin po kayo sa lahat ng mga taong nangangailangan na hindi lang po kami. Maraming salamat po sa inyo. Napakabuti po ng inyong kalooban. Thank you po. Ako din, Tatay Bukol, gusto ko rin na mapagpagawaan talaga kayo ng bahay. Pero kaso lang po, Tatay Bukol, pag doon kayo magtayo ng bahay sa buntod, naku, ay aatras na po talaga ako doon. Kasi po napakalayo yung mga materialis doon, iakyat pa papunta doon. Tapos yung pamasahe sa motor, 1.5 kapag may mga karga. Oo. Ang tao nga po doon, 300 to 400 na isang tao. Isang tao lang. Kalain mo yan. Tapos doon ka pa magtayo ng bahay at napakalayo. Mas maganda yung sinabi sa misis mo na sa kabadbaran na lang talaga. Oo nga po. Kahit doon eh, doon namin sisimula ng aming bagong buhay. Buhay. Nagaling po sa inyo. Yan. Matulungan niyo po at masuporta. Kasi Tatay Bukol, pag doon ka sa kabadbaran magtayo ng bahay na sarili, mas maganda doon kasi po maraming tao. Oo nga po. Ano bang pasok sa isip mo ang negosyo mo? Pagkain po talaga. Anong klaseng pagkain? Yung na hindi pa nila natitikmat. Nagaling sa menu. Ayan. Mura lang. Magkano? Alagang 20 pesos. Ayan, maganda yan nga negosyo. Tsaka ulam.
So ito mga kamastos, si Tatay Bukol ay magtayo ng negosyo niya. At yung ibibigay sa mga sponsor ay hindi niya sasayangin. Dahil po nandito ako, bibidyohan ko si Tatay kung ano yung gagawin niya. Yung negosyo niya na sinasabi niya, ay hindi ko pa alam din kung ano yun. Sana po ay mag-successful. At higit sa lahat, mas umapaw pa yung mamili sa negosyo ni Tatay Bukol. Ang maganda sa ilalagay na pangalan mo tayo, anong ilalagay mo sa pangalan sa tindahan mo? Napag-isipan mo na ba? Meron na po. Ayan, maganda yan. Tundo. Galing sa ano? Galing Tundo. Ano ito? Galing Tundo na napunta rito sa Mindanao. Yan, maganda yan. So ganito mga kamas, no, si Tatay Bukol napuntahan na natin at natanong na natin part sa kanyang bahay. Yung bahay niya mga kamas ay ipapagawa talaga natin yan at bibili tayo ng mga materyales. At pag may kunting natira, bibigay din natin kan Tatay Bukol. At sana mga kamas, masuportahan pa natin si Tatay Bukol sa kanyang pamangailangan. Pasensya na kayo mga kamas na medyo bunol-bunol yung Tagalog ko kasi po ay hirap talaga sa pagsalita ng Tagalog. Ito Tatay Bukol, may pinapadala si Rosalina Moldscred. Ito napag-usapan namin ni Boy Sardinas na bigyan ka namin ng 1,000 kasi po yung natitira ay iniipo namin para po sa papagawa ng bahay. At ito po Tatay Bukol, 1,000 yan. Oo. Tapos hindi lang 1,000 ang ibibigay din namin sa iyo. Bigyan din namin kayo ng bigas. Na yay, ginoon ko. May ibibigay din namin kayo na bigas. Yan. Ano yan, Tay? Ang bibigay namin nga bugas sa iyo ay galing po yan kay Sir Dani Makasait. Ayan. Ayan. At ang bigas po natin, Tay, nga dinadala ko ngayon is kang Edison Butiti Official at kang Sir Dani Makasait. May isa kaming dala mga kamas, ito may dala kaming 1 bigas ay yano pa namin to, hanap pa kami ng 1 target para po ay mabigyan din natin ng kunting tulong, kahit kunting tulong yung mabibigay natin. So ganito tayo, nabigyan na namin yung 1,000, baka may gusto kang bilhin kung ano bilhin mo para mabili mo rin ulam ganyan. Kain na pang-uwi ko sa pamilya ko, kape, sukal. Ganyan. Kasi yan po talaga, hirap po kami sa kape tsaka sukal. Mga toyo, ganun po. Quick chow na lang pong bibiling ko para mas marami. Yan, maganda yan. Ako sana bibili tayo, pero ikaw na lang yung bibili. Baka pasakali ko lang ba na may gusto ka pang bilihin ay hindi ko mabibili. Mas maganda ikaw yung binibigyan ko ng 1,000 para ikaw na yung bahala kung ano bilhin mo. Opo. Tapos yung bigas tayo kang Sir Dani, nagpasalamat din ako kang Sir Dani Makasait dahil po napakabait niyang tao. Siya pong nagpabigas sa atin. Opo. Para po na may abot natin sa mahirap. Kung hindi po dahil kang Tol Edison Butiti Official, wala ako ngayon dito dahil po walang nagbigay sa akin ng sponsor. At sana po palain ng Diyos na marami pa tayong matutulungan. At sa lahat po nag-sponsor dyan sa akin, lagi po akong nagdadasal kung may mga negosyo man kayo o kahit ano, sana po ay tutulungan kayo ni Lord at hindi kayo pabayaan ni Lord. At ganun din sa akin, sa paggawa ko ng video, nagdasal din ako na sana po ang binibigyan natin ng mga tulong ay masaya rin sila kahit kunti lang yung nabigay natin. Kagaya ni Tatay Bukol ngayon, napakita ko sa inyo ulit kalagayan niya. So grabe. Ano masabi mo tayo ni Juan ni Molina? Rosalinda. Ano masabi mo? Ang masasabi ko lang po, thank you very much po sa lahat po ng binigay niyo po sa amin. At sana po lumawak pa rin po ang inyong pag-unawa sa bawat mga nilalang po na katulad po namin. Pagpalain din po kayo ng Diyos sa lahat mga ginagawa ng tulong sa kapwa ninyo. Marami pong salamat. Thank you very much.
Grabe no. Sus Ginoo ko. So ganito tatay bukol, galing ko yung buhok ko para ano ba, mas maganda ba. Ito lang yung masabi ko sa iyo, Tatay Bukol. Ang advice ko talaga sa iyo is magdasal tayo sa Panginoon. Opo, totoo po yan. Kasi kung wala siya, hindi tayo magiging tao. Oo, siya lang ka. Nakakalam kung ano dapat nang gawin sa mga tao na maano ang mga dibdib, mga puso. Kaya nga ang sinasabi ko sa iyo, yung malapit na kami mag-upisa sa bahay mo. Mapagawa natin yan, huwag ka lang mag-alala. At maghintay ka lang. Maghintay ka lang. Kasi po, hindi natin alam, baka bukas o sunod na araw ka magawa ng bahay. Kasi po ay naghintay pa kami sa sponsor mo, si Mami Tata. Alam ko naman si Mami Tata, mabait yan. At makikita din niya ang video na to. Ayan, napinto mo sa amin na naglakad ka lang galing sa bundok at papunta dito sa baba. At ilang oras mo nilakad para makapunta ka lang dito. Kasi po Tatay Bukol, Tatay Bukol lang si ano kasi nagpangalan nito mga kamaas, si Tallboy Sardinas pala. I-subscribe na ninyo si Boy Sardinas. Kasi po napakabait niya na tao. Kung sino man yung nahirapan dyan sa Maynila na taga Mindanao galing, huwag kayong mag-alala. Kasi po nandyan si Tallboy Sardinas. Team Luzon yan. Grabe, napakabait niya tao. At marami na siyang pinapauwi sa Maynila. Pinauwi niya dito sa Mindanao. So ganito Tatay Bukol, ang advice ko talaga sa iyo ay uulit-ulitin ko yung sinasabi mo kanina na sana po mapatanggal yung bukol mo dito kahit wala ng bahay. Huwag mo yung gawin Tatay Bukol. Ako yung naawa sa iyo. Dapat isabay-sabay mo yung dalawa. Ipatanggal yung bukol mo tapos pagawaan ka ng bahay alang-alang sa mga anak mo na may liliit. Sana nga po. O sige, pwede natin bawiin dyan sa video. Umusilita ka ba? Ano pa yung salita mo? Na, yung sinabi mo kanina. Sana matulungan nyo rin po kami na magkaroon kami ng bahay at matanggal na rin po itong bukol ko para po kami makapagsimula po ng aming buhay. Kasi nahirapan din po kasi ako pag mayroon po akong bukol, lalo na sa mga gawain ko. Pag nagbubuhat po kasi ako, lalo siya lumalaki. Baka baka magkaroon po ng infection. Yun din pong naalala ko, maliliit pa kasi po ang mga anak ko para akong mawala. Sana matulungan niyo po sana karoon po lang kami ng konting kabuhayan pang araw-araw, pang nilangin po namin. Yun lang naman po. So ganito mga kama, si Tatay Bukol po ay hindi makapagbuhat ng mabigat. Kahit ito, 10 kilo itong mga kama, ay hindi ito pwede buhatin ni Tatay Bukol. Kasi nga po, ang dito niya ay lumalaki kapag magbuhat siya ng mga mamabigat. Bukod pa po ron, ma'am, isa rin po sa iniingatan ko, yung bakay ko po sa paa na nabalo noong 2004. May hit and run pa po ako noon. Kala ko nga po noon, hindi na ako makakabalik kasi wala na po. Ang pagkalam ko kasi nila patay na ako. Pero magaling pa rin po ang Diyos. Binuhayin niya pa rin ako. Si Tatay pala magamas ay may bakal sa paa. Yeah, tama lang yung desisyon ni Tulboy Sardinas na yan, may mga sinasabi pa sa akin si Tulboy Sardinas na puntahan kita dito. Kaya pinuntahan talaga kita tay. Ikaw yung inuuna ko. Marami po salamat talaga po. Kasi po si Tulboy Sardinas sa sobrang bait niya. Grabe, proud ako sa iyo, Tallboy Sardinas. At sa lahat ng mga ano natin dyan, si Ma'am Rejo, si Sauski, grabe. At saka si Ate Abing, yan mga ano natin yan, mga sulid natin. At si Aisan, grabe, sulid natin yan, sila Aisan. At yung nagpalipad sa aking kagabi sa premiere ko, maraming salamat. Tatay Bukol, may request ako sa iyo, Tatay Bukol. Okay lang? Opo. Baka hindi okay. Okay po. Ito lang oh. I-shoutout mo lang sila. Shoutout ko po sila. Dito. Oh, Team Luzon. Boy Sardinas TV. Calso TV. Sam Moto Vlogger. Henry On The Go. Team Mindanao. Edison Butete Official. Boy Maas. JP Bentong TV. Donski. Ghost TV.
JC Farm TV, Boy Balud, Buddy Farm TV, Boy Kisoy, Pamaybay TV, at Team Abroad naman po. Majoy's Quid, ano? Quid, Quidjoy TV, Magis Official, at Dubbing ng Dabaw. Yan. Salamat po sa inyo. Salamat. Salamat din sa pagwasa mo, Tatay Bukol. So, ganito mga kamaas, no? Hanggang dito lang po tayo. At mga kamaas, masaya po ako mga kamaas nga nakita ko ulit si Tatay Bukol. At pasensya na kayo mga kamaas, ang asawa ni Tatay Bukol at yung anak niyang maliit, hindi niya nakasama. Kasi po, sa sobrang layo ng lalakad nila, ay nagpaiwan po sila. Ito lang yung nasama ni Tatay Bukol para po sa paglakad nila. Si Tatay Bukol din po may kasama. Grabe. Sana po mga kamaas, masuportahan pa natin si Tatay Bukol. At abangan ninyo mga kamaas ang paggawa namin ng bahay kan Tatay Bukol. Yan. At kita-kits sa sunod na video. Maraming salamat sa lahat at God bless all.